Kahit ang banta na posibleng pagputok ng Bulkan Taal ay hindi nakapagpapigil sa mga mangingisda ng Taal Lake na pumalaot at mangisda. Sa hangarin na mabigyan ng sapat na mga kain at pasimula ang kanilang pamilya sakaling mawala na ang banta ng pagputok ng Taal Volcano. Si Paul Jason, 14 na taon na mangingisda ng Taal Lake, pero ito mano ang unang pagkakataon na maranasan niyang manalasa ang Bulkan Taal. Sa kabila ng pangamba, tuloy pa rin ang paghango ng isdang tilapia sa lawa ng Taal kahit pa may bantang magpakawala ulit ng galit ang bulkan na nagbibigay biyaya sa kanila. Natatakot din ho, pero lakasan na lang ho ng loob at siyempre ho, wala namang gagawin sa evacuation. Kaupo, higa, kain, kailangan din naman ho namin bisitahin ang aming mga kalakal dito, ang aming hanap buhay at baka may maisasalba pa. May nahuli pa ng mga isda? Oo, marami ho. Marami pang nahuli at kondisyon naman ho ang isda. Si Paul Jason ay naninirahan sa tabi lang mismo ng lawa ng Taal sa Boso-Boso, Laurel, Batangas. Mula sa kanyang bahay, tanaw na napakagandang Bulkan Taal. Pero ang hinahanga ang bulkan ang siya ring nagpaguho sa kanyang bahay maging sa nag-iisa niyang owner type jeep na ginagamit ng paghango ng isda sa mga palengke. Eh narito kami, tapos dinala ko kami sa nung truck sa Tamayo. Oh. Tapos nilipat naman ho kami Kalaka, Kabay, dahil abot daw ho doon ng kone yung abot. Yung pamilya mo nasaan? Ngayon ho, nasa Cavite, wahiwalay ho kami, tapos yung mga magulang ko naman nasa Kalaka. Dahil, dinala namin yung mga bata sa Cavite dahil abot ho doon ng usok sa mga abo sa Kalaka. First time nyo bang naranasan na rin? Oo, first time ho, sir. Bakit ho bang first time? First time, sir, dahil ngayon lang pumunta kami. 14 years na kami dito nakatira. Sakto ngayon lang pumutok ito. Nung pagsimula pumunta kami dito. Kayo ba itira pa rin din eh? Maalamanan, sir, kung babangon uli. Kaya pa. Pero titira pa rin kayo dito? Titira pa naman, sir, hanggat may palaisdaan. Maigpit ang bilin ng pamalaan na dapat wala ng tao sa loob ng 14-kilometer danger zone. Pero sila Paul Jason at ang kanyang mga kasama ay abot tanaw lang ang Taal habang nakakapit sa panalangin manahimik na sana ng tuluyan ang Taal Volcano. Oo, baka pwede naman kami kahiling mga hingi ng panimulang pampuhunan o kaya mga materyales o pagpatay ng bahay. Yun ang aming hihingi. Jong Malapas, Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.